Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa na May Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman po dito po sa usap-usapan ngayon ng mga netizens kung ano nga bang nangyayari kay Main Mendoza sa mga panahong ito. Ito po ay may kinalaman po doon sa napansin ng mga netizens na nangyari at the same time. Okay? Parehas na araw at nakikita po nila na ito po yung ginagawa kay Main Mendoza. At sabi nga nila, tila baga na sampulan ang isang Main Mendoza sa pagtanggi nito. Sa pagsubok nitong pagtanggi na wag pong umattend sa baccalaureate party nitong si Maha Salvador. Ano nga bang nangyari nang biglang si Main Mendoza ay sumubok na tumanggi? Sumubok na wag umattend doon sa party na yon. Ano pong nangyari? Ginamit po ang kanyang social media at ipinose ang mga kahindik-hindik na mga hindi naman dapat katanggap-tanggap. Okay? Yan ho yung nakikita po ng mga netizens na pangyayari kay Main. Nasampulan na naman kasi nga naman tumanggi. Pag-usapan natin yan maya-maya lamang. Habang ang isang Alden Richards naman po, no? Tila baga itong mga Alden fans, ha? Alden fans ho ang aking tinutukoy dito. Hindi ho nasiyahan sa bunganga, no? Itong CEO ng Brilliant Skin Company, no? Na ini-endorse mo ni Alden Richards na para bang sinasabi nila na kinakailangan give and take tayo dito. Noong kasagsagan ng Hello Love Goodbye daw kasi, no? Itong CEO ng Brilliant Skin ay talagang sumuporta daw sa Hello Love Goodbye nitong si Alden Richards because of Alden. Ngayon, no, as a return, bilang pagtanaw na utang na loob, ito raw dapat ang ginagawa ni Alden, ang maging endorser ng kanilang mga produkto. Yan ho yung naging dating naman sa mga Alden fans. At syempre, hindi mawawala ang mga latest na ganap kina Main at kay Alden. Pag-uusapan po natin yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Kani-kanina lamang, nahin natin na naging komento nitong si Miss Caroline Zita. Sabi niya rito, "Good AM po, Pinas Showbiz News ngayon. Thanks po at bumalik na po kayo na namiss po namin ang update ninyo kina Main at kay Alden ng 2 days. No? You're back po. Sir Pinas, tanong ko lang po, na panood niyo po ba yung interview ni Winwin Marquez kay Abunda sa Fast Talk at tinanong ni Abunda kung nanligaw ba si Alden sa kanya? Ang sagot niya ay di niya na-feel na nanligaw si Alden sa kanya. Ganun naman daw kasi si Alden, si Alden sa lahat ng tao na mabait sa lahat. Kaya di niya na-feel na nanligaw sa kanya si Alden at ang tingin lang niya kay Alden ay best friend. At wala nang iba pa. At ang tanong lang kung totoo na nanligaw si Alden kay Winwin, eh imposible na hindi yun maramdaman ni Winwin na nanligaw. Nanliligaw ito, no? Sa kanya. Kaso wala daw at best friend lang daw ang turing ni Winwin kay Alden. Noon pa man, hanggang ngayon dahil po dyan sa sagot ni Winwin ay basag na naman po ang management ni Alden at yung interview ni Abunda kay Alden, scripted talaga o pang showbiz lang, binasag na kasi ni Winwin sa sagot niya. Isa pa pong tanong, totoo po ba na aalis na po si Main? O aalis na si Main sa Itbulaga para po pagandaan ang sakalan nila, ni Bakling? Ni Bakling na yan, sinabi po ni Christopher Main aka Lucifer sa show niya na confirm daw po si Main ay aalis na. At yan din po ang pinapakalat ng one-sided fans na Toxic Mainers at Armin fans na sunod-sunod na raw po ang susunod na raw po si Main pagkatapos po ni Maha Salvador na mamamaalam sa Itbulaga. Nakakatakot lang sila na wala nang sagabal kina Main at kay Alden sa oras na magkasama sila sa Itbulaga at malaya na sila gawin ang gusto nila. Wala nang sagabal at unti-unting mawawala ang mga alagad ni Bakling. And I agree with your statements. Number one, dun po sa unang yung napansin, hindi po talaga mapapasubalian na talagang makikita natin na scripted yung pinagawa kay Alden Richards dun sa kanyang interview kay Boy Abunda. Pangalawa, wala pong katotohanan ni hindi nga po taga-Itbulaga yung si Christopher Main. Diba yung si Lucifer Main na yan? Hindi po siya taga-Itbulaga, wag paniwalaan. Para naman ho sa ikalawa natin komento mula naman po kay Miss Susanna Gershano. Sabi niya rito, big deal ang hosting ni Alden sa Miss Universe Philippines.
announcement pa lang, ano, trending na. Insecure ang iba. When a door closes, ano, some windows open. May dahilan na ang hindi natuloy na hosting ni Alden sa GMA show. May balik agad sa kanya ang endorsement and another hosting job. Maraming mga bashers pero mas maraming happy, ano? Ganun talaga. You can please everybody. Congrats, Alden. Just continue to shine for us, True-Blooded Alden Nation, especially to the Lord. Amen. Thanks, King Pinas. More power. God bless. And God bless you too po, Mrs. Susana Garciano. And I agree with you. Magtulong-tulong man silang ibaon si Alden Richards at Mean Mendoza. Eh talagang palagian po yan. Palagit-palaging may babalik sa kanilang dalawa. Diba? Yun po yung subok na natin at kitang-kita natin sa tuwing sila po ay inaagrabyado ng kung sino. Thank you so much, no? With that. Para naman po sa ikatlo nating komento, mula naman po kay Miss Julieta Eleptico. Sabi niya rito, Mr. Pinas, totoo ko dyan. Pag wala ng Aldab seat, Bulaga lalong bababa ang rating kasi boycott ulit ang mga Aldab fans. Pag sinabing boycott, lahat yung nasunod about Miss MS, ano? Kusa siyang umalis kasi malapit na raw ang kasal. Kay May, nag-resign na ata kay Alden, ano, di siya kukunin ng committee kung di niya kayang makapag-host, ano? At agree ako dun sa sinabi niyo, hindi po siya kukunin kung siya po ay incapable of doing it. 'Di ba? Ganun lang 'yan eh. Magtiwala ka sa isang tao, sabi ni Alden, the more you bash, the more you earn, sabi ni May. Bash pa more. Lalo silang sumisikat habang binabash sila, no? Di ka naman bibigyan ng problema ni Lord kung di mo kaya. At sa Aldab, ano, AD and True-Blooded Aldab Nation, laban lang. Kahit maraming kalaban, huwag susuko. Hanggang may Aldab, ipangako, walang iwanan. Diba? At NTY na lang sa tamang panahon, part 2. Diba? Nakapag-intay nga ng 7 years, malapit na tayo sa finish line pag padami ng padami ang ebidensya. And I agree with you. Doon pa ba tayo ihinto? Doon pa ba tayo mawawalan ng suporta kay Maine at kay Alden kung kailan palapit na? Diba? Masisyo siya. Maraming salamat po sa inyong komento na pag-usapan na po muna natin yung dalawang pangyayari kay Maine at kay Alden na magkahiwalay po, no? Unahin muna natin itong kay Alden Richards. Nakita niyo naman po na iba't iba pong mga larawan, may videos, no, na kumakalat sa mga social medias na si Alden Richards po ang ganap nga pong panibagong endorser ng Brilliant Skin, no? At nakalimutan ko yung pangalan ng CEO nila basta yung babaeng yun na patay na patay kay Alden Richards. Sabigay po siya ng statement na because of Alden Richards, no, the whole team of Brilliant Skin talagang sumuporta po sa Hello Love Goodbye. Yung iba, masayang-masaya, pero nananaig po yung talagang nagalit pa. Nagalit pa dito sa CEO na ito. Bakit daw parang may panunumbat sa sinasabi nitong CEO ng Brilliant Skin? Bakit daw parang sinasabi nito na dapat lang na si Alden ay mag-endorso ng Brilliant Skin na dahil noong Hello Love Goodbye ay sumuporta pala sila dito. Diba? Uulitin ko lang, it's not Alden Richards, no, who signed the contract between this company, no. Syempre ang mangunguna po diyan ay ang kanyang management. Okay? Pero kilala naman po natin si Alden Richards, wala naman pong masamang tinapay sa kanya. At para naman po sa sentro ng ating mga updates, ito po yung may kinalaman naman kay Maine Mendoza. Kung saan nasampulan para ho sa mga netizens, ha? Para ho sa mga netizens. Nasampulan daw ang kanilang idol, ang ating idol na si Maine Mendoza, ng hagupit, ano, nitong mga Armin fans. At ganoon na rin po ang social media manager ni Maine Mendoza nang ito po ay tumanggi na pumunta sa Bacolorette party ni Maha Salvador. May pagbabanta nung una pero tinotoohan nila. Tanda post po ng kung ano-ano mga edited pictures and videos dito po sa social media accounts ni Maine Mendoza patungkol po kay Panot. At kung hindi nga naman ito a-attend, mas malala pa doon ang mangyayari. Kaya naman nakita natin, ano, ang isang Maine Mendoza sa Bacolorette party na yan, ano. At ito ho yung ipinaglalaban po ng iba. Bakit daw, ba't daw kinakailangan pang gawin yung ganung bagay kay Maine Mendoza? Masasabi po ng aming team, ano, as long as wala pong nagsasalita dito po sa team ni Maine Mendoza, as long as hindi po nagsasalita si Maine Mendoza about these instances, napakahirap pong pangunahan si Maine.
Okay? Kaya nga, ang lagi namin sinasabi, hintayin muna natin si Main Mendoza kapag yan ay napuno. Sabi nga nila, ano nga ba? Kapag napuno na ang salop, nakalimutan ko na naman yung kasunod. Basta, alam nyo na yun. basta yun, kapag feeling ko lang, ano, kapag, totoo naman, base na rin sa mga observations natin kay Main Mendoza, kapag siya ay napupuno na, doon siya nagsasalita. Okay? So, gawin lang nila nang gawin yan. Basta tayo nandito lang tayo sa likod ni Main, nandito lang tayo sa likod ni Alden Richards. Diba? Lahat gagawin nila, tandaan nyo to, mark my word, dahil nawala na yung mga sagabal kay Main at kay Alden sa Itbulaga. Okay? Kahit na ang natira na lang doon ay sila King Cobra. Ito na ngayon yung time para gawin po nila ang lahat. Mapaghiwalay lang ulit ang dalawa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.